Magandang araw po sa kanilang lahat, Luzon, Visayas, Mindanao. Tayo po ay magbibigay ng isang komento tungkol sa ipinadalang nahukay na gemstone. Ito pong kanyang pinapakita, mga ka-treasure hunter, ay atin pong bibigyan ng pansin at komento kung ano po ang batong ito. Sa abot po ng ating makakaya. Sadya nga pong napakahirap i-identify ang mga gemstone, kung ano pong uri ito at kung gaano ito kamahal, sapagkat ito po idadaan sa laboratory testing. So ang atin pong gagawin ay komento lamang kung ano po ang classification or maaring maihalin tulad natin ito sa genuine na certified na bato. So ang atin pong masasabi sa batong ito ay maaring ito ay nabibilang sa tinatawag na corundum, yellow corundum. Ang corundum po ay mayroon po siyang tigas na 9 sa hardness, MOH o scale na toughness niya o hardness, mga ka-treasure hunter. Ang corundum ay maraming kulay. At kabilang nga po dito ang tinatawag na sapphire at tinatawag na ruby na may tigas na 9 o 9 sa hardness scale. Although hindi tayo 100% sure na corundum ito, subalit sa ating nakikita po ay kabilang ito sa tinatawag na corundum gemstone. So pag sinabing corundum gemstone, ang tanong, may presyo nga ba ito? Ang corundum po ay pangalawa sa diamond. Ang diamond po ay mayroong tigas na 10. Ang corundum po ay may tigas na 9, na kung saan second lang siya sa diamond sa kanyang hardness o sa tigas. Pag sinabing 9 ang tigas, yan po ay nabibilang sa precious stone, mga ka-TH. Paano nga ba natin matiyak na corundum nga ang hawak niyang bato, mga ka-treasure hunter? Sa pamamagitan po ng pag-testing ng scratch test, kumuha lang po tayo ng pin, yung matutulis na bagay, at i-scratch natin. Pag hindi po na-scratch ng basta-basta, yan po ay corundum. Ang pinakadabis po na madaling kunin na pang-scratch test ay yung tulis po ng karayom. Kung mayroon po tayo mga aspili, karayom, yung tulis po niya ay i-scratch po lamang natin sa surface ng gems. At kung hindi po ito nagagasgas, ay hindi po basta-bastang bato ito at maaring corundum nga ang ating nakita na hinawakan po ng ating ka-treasure hunter. So ito pong mga bato niya ay talagang legit na nahukay niya sa Yamashita Treasure Site, at may mga marka talaga na legit na nagpapatunay na doon niya nakuha yung kanyang mga ipinapakita sa atin. So maaring ito ay corundum, sapphire at ruby. Yan po ang mga corundum family na mga gems. So kung mayroon po kayong may ambag tungkol po sa mga batong ito, paki-comments na lamang po, at maaaring makakatulong sa ating ka-TH tungkol po sa kanyang hawak na bato. Maraming salamat po. Yan bro, ang ano, video ko ngayon para makita mo. Yan. At ano, kita mo. May lilir ito eh. Lilir yung katawan niya. Kaya, hindi ko maintindihan niya kung ano talaga ito. Pero nakita ko sa Duterte, kagabi, ano, Dinis ang pangalan. Ayan bro. Sige lang, sa okay lang. Ito yung isa ko, oh. Yung isa. Yan. Yung ulit, ito yung pinakuha namin. Nakadapa siya. Oh, bata, parang bata. Nakadapa siya, bro. So, ngayon, ganyan klase yung nagpagkuha namin, ganyan, oh. Nakadapa siya. Yan. Okay na, okay na. Okay na, bro. Ito na lang.